Sabado ng umaga. Salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan. Mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada! 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 Sa umaga! Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nasino. Magandang morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang morning, Pilipinas, Mega Manila. Gising na ho ba kayo, mga katodos? Ngayon po ay araw na ng midweek na po ngayon. Ngayon ay Baclaran Day, Wednesday, November 16, 2022. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Drew Nasino. Hanggang alas 6 po tayo ng umaga dito po sa Ratsyada. Sa umaga! Na 2 minuto makalipas na alas 5 na ng morning matapos mo ang balitang todong lakas ni Angela Davico at Jelly Mendez sa atin naman pong silipin ang mga rumaratsyada pong mga paksa ngayon pong araw ng Miyerkules. Isang hong matamis at magandang balita, mahigit 135,000 metric tons ng imported na asukal dumating na ho sa bansa. Simpleng pagpapalawig naman ng state of calamity dulot ng COVID-19 pandemic, irerekomenda na. Dami naman ang mga obese o yung mga sobrang taba sa bansa, ikinaalarma na ng DOH. Via Administrator Benny Antiporda, sinuspindi ng ombudsman ng 6 na buwan dahil sa patong-patong na reklamo. Girit naman ang surcharge sa jeep tuwing rush hour, sinimulan ng talakay ng LTFRV. At 24/7 libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, arangkada na huyan sa Disyembre 1. Ratsyada! 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 Tama po yan sa mga paksa po ngayong araw po na ito ng Wednesday, 39 days po bago ho sumapit ang Christmas. Napakabilis ho ng araw, mga katodos, at ilang actually 46 days naman, 46 days na lang bago matapos ang taon, 'di ba? So mabilis din, ha? Mabilis 'yan kapag pasok ho ng katapusan ng November. Ayan na ho, biruin mo. Pagpasok mo ng November, ilang tulog na lang, tapos na taon. 'Di ba? Kaya 'yan, ha, sa atin ho mga kababayan na ngayon po ay nagkukumahog, ha. Yung iba ho kasi nagsisimula na ho silang mag-shopping. Ah, sila po ay dumarag sana sa iba't iba hong mga mall, lalo ho dito sa Metro Manila. Biruin mo ang traffic kahapon, kahit tanghali. Kahit tanghaling tapat, sobrang traffic, mga katodos. Dahil nga po kasi, ayan na po, ramdam na po ang Christmas rush, ya? Yung holiday, lalo na po dito ho sa Metro Manila. Maya-maya, eto meron pa hong mga iba pa hong mga issue, lalo na po yung mga iba't iba hong kapistahan bukod ho sa Pasko. Meron pa ho tayo next year ng mga festival gaya po nung Sinulog Festival dyan po sa Cebu City. Sila po meron na po, actually wala na raw hong atrasan ang sinasabi ho ng LGU po ng Cebu. Tuloy na po dahil 2 taon pong naudlot yung kanila pong Santo Niño ho yan, ha, yung pista ho ng pista dyan sa Cebu City. Ang kanila pong debosyon kay Santo Niño de Cebu. Alright, mayama, subukan natin, makuha natin ang mga taga Cebu, lalo na ho dyan sa Cebu City. Ah, si Mayor Rama, subukan natin kung magising natin, kung tuloy na ba? Wala na bang atrasan? Sige, bago tayo magtungo ho dyan, dito ho muna tayo sa mga pag-ulat mula ho sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Hindi po dito sa Percy Lapid Slay case, ha? Yung panawagan pong pagbitiwin sa pwesto si Justice Secretary Boying Remulla, premature pa umano at unnecessary ayon sa isang kongresista. Alamin natin kung sino yan mula kay Patrol Day 7, Jopel Peleño. Unnecessary at premature ang panawagang pagpapababa sa pwesto kay Department of Justice Secretary Boying Remulla. Ito ang inayaga ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe kasunod ng naging pagbubunyag ni dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na sangkot si Remulla sa kaso ng pagpaslang kay broadcaster Percy Lapid, kaya't dapat na aniyang magbitiw ang kalihim. Ayon kay Congressman Dalipe, napakaaga pa
para hilingin ang resignation ng Secretary of Justice dahil magugulo lamang aniya ang kaso ng kanyang anak na naaresto dahil sa pagkakadawit sa illegal na droga. Pero giit ng mambabatas, wala siyang nakikitang dahilan para pagbitiwin sa pwesto si Remulla, lalo na't nanatili pa rin ang trust and confidence sa kanya ng punong ehekutibo. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño nag-uulat para sa Himpilang May Tonong Lakas, DWIZ. Salamat si Patrol 17 Chapel Pileño. Samantala, pondo naman para sa rice subsidy allowance ng mga pulis pinadaragdagan. Ang report mula kay Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Pinadadagdagan ni Senator Jinggo Estrada ang pondo para sa rice subsidy allowance ng mga pulisa. Sa pagtalakay sa plenary ng pondo ng Department of Interior and Local Government, tinukoy ni Estrada ang 1.662 billion pesos na allocation para sa rice subsidy allowance ng PNP na may 226,000 police force sa buong bansa. Ayon kay Finance Committee Chairman Senator Sani Angara, ang rice subsidy allowance ay binibigay sa bawat police na 650 pesos kada buwan o katumbas ng 20 kilo bigas sa bawat uniform personnel ng PNP. Naliliita naman sa nasabing halaga si Estrada at hindi pa niya umabot ang allowance para makabili ng isang sakong bigas. Hirit na Estrada na itaas ang rice subsidy allowance ng mga pulisa at kung maaari gawin na itong 50 kilos kada buwan. Tugon naman ni Senator Angara pag-aaralan ng DILG para madagdagan ang rice subsidy ng mga PNP uniform personnel. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nagulat sa Himpilang May Tonong Lakas sa DWIZ. Salamat si Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Last but not the least, ang publiko binalaan ng customs laban naman sa mga online scam. Ang report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pinag-iingat ng Bureau of Customs ang mga kababayan nating Pilipino na mag-ingat sa mga nagpapanggap na mga opisyal ng Bureau of Customs sa ating bansa. Sa kanilang public advisory, pinaalalahanan ang mga kababayan natin na mag-ingat sa mga email o mga text messages na natatanggap o kaya sa mga online promotion kung saan ay inaalok ang mga ito ng mga mura ang cellphone o kaya ay laptop. Subalit nadidiskubre na pawang mga bogus ang mga ito. Paliwanag ng Bureau of Customs na anumang produkto ay maaring makita online sa pamagitan ng bidding system na siyang ibinibenta ng Bureau of Customs at hindi ito pwede makita sa mga Facebook page o iba pang mga online selling na siyang ginagawa ng mga private individual o kaya yung mga nagpapanggap na mga kawani ng Bureau of Customs. Sinabi ng Bureau of Customs sa anumang impormasyon ay maaaring iparating sa kanilang tanggapan at maaari itong aksyonan sa pakipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa mga kawani ng PNP Anti-Cybercrime. Raul Esperas, Patrol 45, Nagula sa Pilipinas May Tonong Lakas, DWIC. Salamat si Patrol 45 Raul Esperas sa kanyang pag-uulat. Magandang umaga nga pala sa atin ho mga kababayan na kabubukas pa lamang ho ng kanilang ho mga talapitan at inyo nga pong napakinggan ang unang sigwada po ng mga pag-uulat mula ho sa labas ng Himpilan. Sa oras po, na 10 minuto makalipas na ay alas 5 na ng morning. Muna tayo, papiyawan ho muna natin itong ilan pong mga good news mga katodos dahil opo sa mga mahilig po sa switch yan, eto yung mga yan, mga nagtitinda ng mga matatami syempre, di ba? Mga nagtitinda rin ng soft drinks, mga nagmamanufacture ng soft drinks. Eto ho ang good news, nakarating na ho sa bansa actually 135,000 out of 150,000 metric tons po ng asukal ang nakarating na po sa bansa. Ito po yung in-import ng Sugar Regulatory Administration o SRA. At ayon nga po kay SRA Board Member Planters Representative Pablo Ascona,
Sa ilalim ng sugar order number 2, ilalaan ho sa industrial users yung kalahati po niyan. 75,000 po, mapupunta po doon po sa mga beverage manufacturers. Yung nalalabi naman pong 75 metric tons, yung kalahati rin po, ay para naman po doon sa mga sa mga kagaya natin, mga consumer, sa mga wet market, di ba? Sinabi ng SRA na papayagan ho nila ang 70,700 metric tons na asukal na natatapong ilaan para po sa mga mamimili, abang 64,901 metric tons po ilalaan para po sa industrial use. So meron pa palang hinihintay na 1,500 pa na o 15,000 more or less na metric tons po ng asukal, no? Layunin po nito na matiyak ang matatag na supply ng asukal sa domestic market at matiyak nga po yung mababa kong presyo, maging stable po yung presyo sa merkado. Sa mga nakalipas ho kasi na mga araw, grabe ho. Actually, mataas pa rin naman ho ngayon yung presyo ng asukal. Nasa 100 ho ang naglalaro po sa 100 pesos ang refined sugar. Batay po sa monitoring ng Department of Agriculture, ang retail price po ng ito ngayon, refined sugar, naglalaro nga po yun sa 95 hanggang 105. Yung iba nga, 110, 120 pa kada kilo. Yung washed sugar po, yung segunda, ano, 80 hanggang 95 pesos, habang yung brown sugar po, nasa 80 hanggang 90 pesos po ang kada kilo. Samantala, irerekomenda naman ng Department of Health ang pagpapalawig o posibleng pagpapalawig ng state of calamity dulot ng COVID-19 pandemic sa bansa para ho ito sa susunod na taon. Ito'y sakaling ibasura ng Kamara ang panukalang batas nito sa public health emergency. Sinabi ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Verere na hihikayatin ng kagawaran ng Office of the President na palawigin ang state of calamity na nakatakda hong mapaso sa katapusan huyan ng Disyembre. And speaking of state of calamity at kalusugan, mga katodos, narinig nyo naman, nabanggit na ho natin kanina, no? Yung kaliwat kanan pong mga aktibidad, mga pagdiriwang bukod ho sa Pasko, bukod ho sa bagong taon, next year, yung mga pista-pista, yeah, meron. Ang procession ho, yung translasyon ng Itim na Nazareno, wala na ho yun, pero may pista pa rin po sa Quiapo. At isa rin po sa pinakamalaki pong kapistahan sa bansa ay ito pong Santo Niño, Santo Niño de Cebu. Kasabay ho niya yung Santo Niño de Tondo. Pare-parehas naman ho yung Santo Niño. Lahat ho ng Santo Niño. Pero dyan ho sa Cebu, ang pinakamalaki pong pista ng Santo Niño. Million po ang dumarayo ho dyan para ho sa nasabing kapistahan. At next year nga po, wala na raw hong makapipigil at tuloy-tuloy na po matapos nga po ang dalawang taong pagkakatenga po ng nasabi pong aktibidad. At para ho talakay ng issue po na yan, nasa kabilang linya po natin, of course, ang alkalde po ng Cebu City, si Mayor Michael Rama. Maayong buntag, Mayor! Ang buntag, Ro. Ang buntag sa lahat na tagapakinig. Opo. Mayor! Tuloy na ba ang sinulog kahit may COVID pandemic pa rin? Ay pinagtatrabaho naman ng mga organizers dito noon pa yung palaging pinapromote natin yung vaccination the way to liberation. Eh kung talagang lahat ay magpapabakuna, why do we have to keep ourselves in captivity? Mm-hmm. Yung pinaka-importante namin na ekonomiya dapat ang pinag-dipinsahan natin. At the same time, hindi naman natin kakalimutan yung health challenge. Okay. Mayor, ang sinulog po ay pinakamalaki o isa po sa pinakamalaking kapistahan sa Pilipinas. Siyempre, kapag sinabing sinulog sa pista ng Santo Niño, sa Cebu talaga, andyan ang pinakamatandang imahe ng Santo Niño. Marami po ang malaking bilang po ng mga deboto, mga bibisita po dyan sa Cebu City. Ano ho ba ang mga inilatag po ninyo na preparasyon? Kasi 2 years po kayong natenga, 2 years po tayong walang sinulog, walang malaking event, kagaya ho niyan.
Ano ho ba yung mga inilatag ho ninyo na, o kung may mga pagbabago ho na mga inilatag, Mayor? Alam mo, bro, yung last February 24 this year, I executed already, mayroon akong executive order. Opo. Yung declaration ng freedom with shared responsibility, ingat lang. Mm-hmm. Declaration of freedom with shared responsibility, ingat lang. Mm-hmm. At saka, we are now going towards atras yung sinasabi namin, Singapore-like Cebu City. Mm-hmm. At tapos, hindi naman po pwede mag-Singapore-like Cebu City, umawal na ko ng executive order of plan disiplina. Mm-hmm. Eh, pag dating ng plan disiplina, yun din ang ginagawa namin, preparasyon yun sa undas. Mm-hmm. Yung talagang emphasis, hindi po pwedeng we already have freedom, shared responsibility, at saka ingat na magiging reckless tayo. Opo. But other one, yung at that time when we were having, kasi yung trans namin, vaccination, the way to liberation, mataas naman. Gumawa na naman kami ng raffle. Mm-hmm. Raffle. Yung first raffle namin, yung pabakuna bonanza. Ngayon naman, pabakuna extravaganza para sa maestra, maestro, estudyante, mamag, papa, lulag, lulo, ekonomiya saka, ekonomiya tataas. Yun ang ginagawa namin. Saka, we will be having yung sinulog ngayon, hindi na nun mismo sa usual. Ayun. Doon na kami gagawa doon sa South Road property. Mm. Talagang malaki yung South Road property, about 300 yung hektarya doon. Na talagang hindi pa naman lahat ay occupied. Okay. Pero meron ng road network. Saka doon talaga open. Napaka-open doon. Mas maluwag. Maluwag talaga. Saka okay. Ginagawa namin ng One Cebu Island sinulog. Kasama yung province, tri-cities, at saka we call it One Cebu Island sinulog, mm-hmm. South Road Property, World 10th City. Doon gagawin. Saka at the same time, di naman namin pinabayaan reminding all this one, yung contingent, to just do a recheck at kung anong level. Mm-hmm. Yung ano naman namin herd immunity, tulong ni Senyor Santo Niño po, tulong ng mga dasal ng lahat, manageable naman. Mm-hmm. Ika na, mabot na nga kami, we were able to cover already over 100% ng herd immunity namin. Okay. Mm. Mayor, ipagbabawal nyo ba ang hindi mga bakunado dyan? May ganun ba kayong policy? Or, wala naman. Ngayon. Wala naman. Alaman. Pero, ipag umupunta kayo sa Cebu, and karamihan nito ay nagpabakuna na, sana magpakuna ka na rin. Okay. Kasi hindi naman kung yung chances, pag ako eh, booster na ako eh. Pag mayroon pang tatlong booster, pa-booster na naman ako. Mm-hmm. Leadership by example, Drew. Mm-hmm. Yes. Mm, tama yun, Mayor. Mayor, ito, merong mga schedule dito, no? So, from January 5, tama ba ito? January 5, magsisimula na, meron pa kayong mga opening salvo, merong mga novena masses. Right. Yes, oo. Mm. Bukod ho dyan, ito, may, syempre, yung culminating event, no? Yung security, kumusta naman ho yung mga, syempre, yung security ho dyan, at sa tingin nyo ho ba, darami, kumbaga, mas marami ngayon ang daragsa, kumbaga, may pagkasabik yung mga tao, lalo na yung mga, siyempre, mga constituents nyo ho dyan, mga Cebuano. Tama ka. Kaya nga, the part sa namin, lahat, sama yung Governor Ben Garcia sa One Cebu Island, kasi kasama na sila, pinagsasama namin lahat, para isang celebration for the whole island of Cebu. Ah, okay. Saka because of that, dire-diretso na to, mayroon pa rin after sinulog, mayroong
suri-suri Sugbo. Mm-hmm. Ibig sabihin, pwedeng diretso na yung mag-i-enjoy ng Christmas dito, tuloy-tuloy na. Sinulo, tuloy-tuloy na yon sa province. Mm-hmm. Yung province naman, under the leadership ni Governor Gwen Garcia po, mm-hmm, palagi yan, gumagawa sila ng suri-suri Sugbo. Mm-hmm. Yeah, nakikita ko, pinakikita nga dito sa screen na mayor, no? So mukhang malaki-laki nga talagang balik na, no, sa normal, no? Indikasyon niya, patunay yan na nagno-normalize na. Siyempre, ang industriya din ng turismo diyan, lalo sa may Cebu City at kabilang ang Cebu City, sa mga talagang nangunguna nga pong tourist destination, ha? Hindi lamang hindi lamang dito sa Pilipinas. Siyempre, isa din sa mga international tourist destination 'yan. Totoo 'yan, totoo 'yan, kasi ang Cebu City naman, bro, it's famous of its historical site. Yes. Mm-hmm. Culture, religion, services, at saka pinawanan din na yun ang dropping point papuntang area at yung sinasabi mong mga dagat, yung mga resorts. Mm. Eh pag nandito ka sa Cebu City, it will take only 30 minutes to 45 minutes. Andun ka na sa Lapu-Lapu. Mm. Mandawi. Kaya pabilis lang. Yeah, Mandawi. Talisay. Kaya pag ano, pag preparation namin, kasama na lahat yan. Okay. Mayor, yung yan, daloy ng traffic ko, paano yan? Eh, usually traffic niyan kapag sa ano eh, sa masikip. Hindi, alam mo, yung bagong venue natin, talagang yung venue natin expanded na. Okay. Ibig sabihin, hindi na yun sa dati, bro. Yung doon sa daan, hindi na ganun. Pero meron pa rin mga activities dyan, kasama pa rin sa preparation yan, security, safety, may good enough, pero kaming bagong chief of police ngayon, si okay. Rene Dalugdog, mayroon ding Alba na bagong regional director, so with their aggressiveness, passion, and focus, sama na yung lahat ng mga force ng Philippine National Police, including yung multiplier. Kailangan balik-balik, pabalik-balik ng emphasis. Opo. Na safety at saka security, talagang is our business too. Mm-hmm. How about naman yung mga hotel, Mayor? Ay, yung mga hotel, kasama na yun. In fact, part ng shall we say, Tourism Commission under ni Attorney Joe Pisquera. Mm-hmm. Sila yung nag-continuously connecting with the restaurant, hotel, resort, pala nga restaurant. No? Mm-hmm. Sila yun, at nag-uumpisa. Saka doon mismo yung bago nating set-up, bro, yung bagong set-up natin, yung kasama na yung contest ng tent. We will be converting yung SRP to World 10 City. Oh, okay. Kaya may contest yan. Kasi yung lugar na yon hindi masyadong pareho sa yung original. Mayroong sinasabi mga building. Mayroong ding building doon. Mm. Mayroong SM, mayroong North Star, mayroong Philinvest. Pero hindi mas masyadong marami. Kaya the more the tent that will be provided by the hotels, the chances will be for whoever will be coming in, dala ng umbrella, tubig, at sa lahat, they will have a chance also of having to eat in a tent, shall we say, set up. Okay. Na gagawin ng mga hotel, resorts, and restaurant. So talagang wala nang makakapigil, Mayor, ha, sa sinulog 2023 kahit pa may pandemic pa rin. Kasi ito sabi ng DOH, i-extend pala nila ng ano, gusto nilang i-extend itong state of calamity, no, Mayor, no? At pero so, alam mo, bro, palagi ko sinasabi, dalawa lang gagawin natin.
Huwag na tayong aalis sa bahay, eh mamamatay na lang tayo sa bahay. Ang alawa, hindi, so noon ko pa sinasabi ito eh. Mm-hmm. Kasi, if we're talking about the pandemic, at saka hindi mo makikita, eh parang, mayroon masatigmaan na tayo. Tapos, pinipigyan tayo ng solusyon. Mm. The solution is vaccination. Mm. Then, gawin natin yung vaccination. Eh, ganun ginagawa naman yun. Kaya nga, pag tinitingnan mo, nakikita ko naman dito sa ano namin, everyday naman ako naghahanap pag nag-aask ng ano, ng data. Mm. Yung data ng aming shall we say, yung sinasabi mo. Hindi ko lang binimension yung pangalan na yan. Alam mo ba? Kasi pag binimension palagi, baka hindi aalis. Talaga, ito nakikita mo naman, oh. Yung private namin, 17%. Okay. Yung government, 31%. Mm-hmm. Saka yung positivity rate namin naman, it's only 8.4%. Okay. Mm. Ang trabaho namin ito palagi, pinagsasabi palagi, re-remind palagi, the way to liberation is vaccination. Kaya, amin lang na, if you want to enjoy, lagay ka ng self-restraint mo. Saka if you want to be concerned, bakit ka naman aalis kung nauubo ka? Bakit ka naman aalis kung may lagnat ka? Kaya ngayon, individual, ano na yun? Individual restraint at saka sinasabing individual sensitivity po. Okay. So ito, itong sinulog na ito, ito ang magiging, kumbaga, magiging hudyat, magiging patunay na unti-unti nang bumabangon. Siyempre, hindi lang ang ekonomiya ng Cebu City, pati ng Pilipinas. Ito bang taon na ito, Mayor, maraming mga dumagsang turista dyan sa Cebu? Definitely. Yes. Marami din. Kasi pag open ka na, non-obligatory ngayon sa amin noon, ay nagiging siyempre pinag-uusapan sa national yung sinasabi kong non-obligatory in wearing mask. Mm-hmm. Eh, talagang kung isang lugar, kasi galing kasi ako noon sa Canada, bro. Mm-hmm. Pag yun, dating ko sa punta ko sa Canada, yung being strict sa kanila sa airport. Tapos pagbalik sa airport, very strict. Mm-hmm. Pero outside Canada, pumunta ka Vancouver, Victoria, yung kaning DC nila. Mm-hmm. Tapos kasi mga lugar, wala naman, you don't feel being required with strictness yung wearing. Parang walang pandemic, ganun. Talagang parang walang pandemic talaga. Kaya, yung dumating ako sa Cebu City, yan ang naisip ko na, we will issue an executive order. Mm-hmm. Ngayon, pasalamat kami sa Presidente, at yung issue na yan ay talagang kinokontrol. Mm-hmm. Kaya kung sa amin, talagang different stroke. Mm-hmm. Para naman, hindi mo naman sasabihin na kung ano nangyari sa isang lugar, pareho ang treatment sa lahat ng lugar. Mm-hmm. May dapat, it's about time. Kasi mayroon naman tayong local autonomy. Okay. Yung importante yung local autonomy, bro, that will bring every chief. Ako naman ang presidente ng mga highly urbanized at component city. Saka, encourage ko nga yung mag-organize yung Mayor Association of the Philippines. Mm. Aron magsama-sama in terms of whatever is our direction and policies. Para isa na lang ang bansa, isang mayor, isang councilor, isang vice mayor. Ganun ang lahat. Pero iba yung liga. Iba yung treatment ng league. Pero iba yung lahat ng mga pareho mayors. Okay. Sige po, Mayor. Good luck po sa inyo sa January 2023. Para sa Sinulog Festival and hopefully maging okay naman at makahatak. Dasal. Yes. Oo. So, I will be pleading, I will be asking, hindi naman para sa akin to eh. Okay. Para sa ating bansa to eh. Mm-hmm. Ating bansa. Kasi pag ang Cebu City, if one Cebu Island
is very much active economically, then if it can be done in Cebu City, it can be done in Cebu, then I cannot understand why it cannot be done in all part of this country. Mm-hmm. Okay. Sige po, marami pong salamat, Mayor, sa inyo pong oras. Magandang umaga po, Mayong Buntag. Magandang umaga rin, magandang umaga, Mayong Buntag. Salamat, salamat. More power po, si Mayor Michael Rama po yan ng Cebu City. Tuloy na, Tiyas, ang sinulog. Anong araw ba pa? Linggo yan, linggo. Maganda dyan, Tiyas, lalo kapag... hindi, may iba na lang ngayon. May kagaya ng binanggit ni Mayor Rama, may mga ilang pagbabago na ipinatupad po ang lungsod po ng Cebu sa Sinulog Festival. Ah. So, yan. Good luck ho. Good luck ho sa atin. No? Siyempre, sa atin ho mga Pilipino pagsapit po ng January. No? So, marami-raming mga festival. Usually talaga pag January, sa Tondo pa pala. Huwag natin kalimutan ng Tondo. Isa rin po sa malaki pong kapistahan. Yan pong pista ng Tondo. Santo Niño de Tondo naman ho yan. Pagbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala, oras 5:32. Pabalik ko tayo sa Rachada sa umaga hanggang alas 6 po tayo sa araw po na ito ng Wednesday, ngayon pong November 16, 2022 sa oras po na 5:35 in the morning. Drew Nasino po rin po ang inyong kasama. At ngayon po nga araw na ito, no, nasa kabilang Zoom pala, nasa Zoom ho ngayon si Executive Director Lolito Tacordon po, ang officer in charge po ng Commission on Population, PAPCOM. Kaugnay po ito sa akalain mo, nasa pwedeng pangginis ito, no? Sa Pilipinas, di ba? Ipinanganak ang 8 bilyong tao sa pang 8 billion. Good morning po, Sir Tacordon. Magandang umaga, Sir Drew, at sa inyong tagapakinig. Opo, Director, itong milestone, ika nga, na tinatawag ho natin, yung pang 8 bilyon, tama ho ba dito? May benepisyo ba yan? Baka naman, Director. Ano po, symbolic lang po yun. Ah, symbolic lang. Kasi worldwide naman po tayo. Isa sa global population po natin, base po sa United Nations World Population Clock, ay pumatak na po tayo sa 8 billion, no, sa grabe, sa buong mundo. At syempre nag-ano lang po tayo, nag-identify lang po tayo ng pang 8 billion dito sa Pilipinas, no, just to make symbolism lang, no, that and convey the message that bawat isinisilang, bawat taong nadadagdag sa ating populasyon ay mahalaga at ito ay dapat pangalagahan ng gobyerno. Oo. So, yun po yung pinaka message lang po natin. Mm. Kapansin-pansin din, Director, na ang populasyon din ng Pilipinas, tama ba, last year, 112, 111, so nadagdagan na naman tayo, parang mahigit 1 million ang nadagdag ngayong taon? Opo, kasi base po sa ating 2020 population census, tayo ay nasa 109 na. At tayo ay, ang ating population growth rate o yung taas ng ating population ay nasa 1.63%, no? And that translates actually to around 1.6 million every year. Mm-hmm. At kung ano yung mo yan, so mga around 111 na po tayo ngayon. Yung nga lang, medyo meron tayong recent data na okay, nagsasabi na ang ating fertility, total fertility rate, at bumababa rin. No? Ibig sabihin nun, yung bilang ng ipinapanganak ng mga kababaihan within the childbearing years, which usually internationally identify natin as 15 to 49, ay bumaba na mula sa 3 noong 2017, sa 2 na lamang noong etong 2022, and that's the highest actually and the most shall we say pinakamabilis na pagbaba ng okay, ating fertility rate. Ano ba yan, advantage ba yan o disadvantage, Director?
Well, sa atin po ngayon, yung dalawa po kasi is actually reflection ng desired fertility level ng mga kababaihang Pilipino. Mm-hmm. So at the household level at lalo na sa individual level, we take this as an opportunity dahil with the smaller children, number okay. of children, syempre mas ano no, mas may kakayahan yung lalo na sa nanay for example, mm-hmm. makaka-insure makakasiguro siya na ng kanyang kalusugan. Lalo na kung na-space pa yan, no? At yung sarili niyang kaunlaran ay maipupurso niya. Kasi alam naman natin, mga nanay, sila talaga yung ano, no? Nasa bingit ng totoo. Kamatayan kapag sila ay nanganganak. So better health for them and an opportunity also for them to be educated for self-improvement and to be employed, no? Kasi isa rin problema natin yan, yung employment among women, no? So more opportunity for them to be gainfully employed. At sa kabuuan ng pamilya, syempre, ito'y oportunidad na makapag-invest at makapag-spend ng mas malaki Ayun. Doon sa kalusugan, sa edukasyon, sa skills development, sa well-being ng buong pamilya. No? So yun yung ano natin, advantage niyan, no? No, okay. Lalo na kapag, lalo na sa mga mahihirap na ating... Director, sa makatuwid, ang ipinupunto nyo ay itong pagbagal o sa kabila ng paglobo ng populasyon ng bansa, eh, nababawasan naman yung lumolobo ang tiyan, di ba? mga nanay. Iyan ay... may magandang epekto sa ekonomiya lalo sa yung mga may hirap, di ba? Yeah, tama po. It can facilitate po yung poverty reduction. Yan. Kasi sa nabanggit ko nga kanina, isa kasi sa mga dahilan ng poverty na or nagpapalala ng poverty sa Pilipinas ay yung malaking bilang ng anak eh. Mm-hmm. So simple mathematics naman po kasi yan, di ba? Kung mas marami kang anak, mas konti lang yung common sense lang yun, oo. Oo, at lalo na kung ikaw ay sumesweldo lang ng minimum wage. Alam naman natin na, na pag nasa Manila ka, talagang kulang na kulang yung minimum wage mo for a family of kahit na ano lang, ano, dalawa lang anak mo, medyo pahirapan, no? Lalo na kung tatlo yan, more than three. So talagang we can say na talagang magnaghihirap ka. Mm-hmm. So if yung mga pamilya, yung mga couples would be able to sustain ano yung ganyang bilang ng anak base sa kanilang kakayahan mabigyan ng magandang buhay, mm-hmm. yung lahat ng membro ng pamilya, hindi lamang yung anak, then I think it would really redound to socio-economic development for the nation at large. Mm-hmm. So ano yan, maganda yan kumbaga para sa yung talaga sa mga nagtitipid, di ba? Kumbaga hindi naman na tayo kagaya noon, di ba, na pag ilang kayo, 5, 6, 7, di ba? Ganun, paramihan noon, ngayon pakuntian na, minsan wala pa. Yeah, totoo po yan. Nagbabago na po kasi yung ano no, yung even the value for children. Well, we still consider na yung mga anak ay talagang blessing, no? Mm-hmm. At saka, kaya matagal pa yung panahon talaga na ang mga Pinoy mag-asawa ay hindi magkakaanak dahil sa ating kultura talagang gustong-gusto natin ding magkaanak. Pero mas practical na tayo ngayon, yun. I think, sa mga ating mga kababayan, no? Tinitingnan na rin nila kasi yung kanilang kakayahan, no? Na maging mas asensado rin. No, sa kanilang buhay. Kaya even yung siguro during the pandemic nakita natin na kabaliktaran sa ating inaasahan, mas bumaba actually ang mga pinapanganak. Mm-hmm. No, dahil siguro natural na din sa kanila na nakita na mas mahirap kapag mas maraming okay. madadagdagan pa yung kanilang anak. Oo. Direk, meron ba kayong datos kung saang lugar sa Pilipinas merong may pinakamababang fertility rate? Yung base po dun sa datos natin ng 2022, wala pa po tayong regional disaggregation, no? Okay. Gagawin pa lang po yan. Pero sa ating pong nung 2017, actually nasa Zamboanga City yung, at saka sa mga barn at Region 8, yung may pinakamalalaking total fertility rate. Ayun. Nung 2017, nasa ano pa yan, mga around 4 pa yan, 3 to 4. Mm-hmm. Na naglalaro sa 3 to 4 total fertility rate pa. So mataas pa. And ang pattern kasi
parang nasa yung mga nasa rural areas talaga mas marami pa yung ipinapanganak sa mga kababaihang nakatira doon. Mm-hmm. Sa Metro Manila kaya, Director? Matagal na po ang Metro Manila nasa ganung level, mas mababa na. Noong 2017 actually nasa 1.9 children na po yung total fertility rate nila. Mm-hmm. Lumalaki lang ang populasyon po kasi ng malaki pa rin ang populasyon ng Metro Manila dahil po sa migration, So marami pa rin po first isa pa rin po sa mga preferred area of destination ang Metro Manila. Pero sa ngayon ang pinaka talagang mas pinakamataas na populasyon natin ay Calabar Zone. Okay. At siya rin yung yan din sa Calabar Zone din ay combination actually ng mataas na fertility at saka migration. Mm-mm-mm. Ano ang mga naging factor, mga dahilan kung bakit bumababa ang fertility rate bukod doon sa bukod doon yan sa mga epekto sa ekonomiya, yan, inflation, bukod doon? Yan ay isa sa mga bagay na dapat natin masusing pag-aralan pa dahil preliminary pa lang yung result ng National Demographic and Health Survey ng PSA para makita natin yung mga determinants niyan. Pero may mga some data that somehow we can use na para ma-correlate niya. For example, tumaas din kasi yung bilang ng mga yung porsyento ng mga babaihang gumagamit ng family planning, lalo na ng modern, From 40% noong 2017, naging 42%, although maliit lang talaga sa 2022. Ang total fertility rate, ang total contraceptive prevalence rate natin actually ay from 55 naging 58% na. Mm-hmm. So medyo may improvement when it comes to family planning practice, At isa rin tinitignan namin kasi noong 2020 tsaka 2021 pandemic in general medyo na naitala natin yung pagbagsak din ng mga marriages. Mm-hmm. And family formation, so it might have affected syempre yung fertility behavior din dahil mm-hmm. isa yan sa mga factor ng panganganak din yung union. Mm-hmm. So baka lang day or di kaya ay hindi natuloy yung kanilang pagsasama at syempre yung kanilang panganganak. And yung nga nabanggit ko kanina pero ito ay base lamang sa mga anecdotes, we have yet to really do intensive research. Pero pag kinakausap mo kasi yung mga magulang, mga mag-asawa, lalo na yung sinasama namin minsan sa aming mga programa, sinasabi nila na talagang sa hirap ng buhay ay kusa na silang nagdedesisyon na ganito na lamang yung bilang ng kanilang anak. So meron ng ganung practical na sila. Practical na talaga. Mas naging practical ngayon. Yeah, totoo po. At yun nga, totoo naman, no? Diba? Sa hirap talaga ng buhay At Director, bukod doon sa mga nabanggit mo meron na dito datos din mula sa PSA maihahalin tulad na may kukumpara na rin tayo sa mga upper middle income countries yung ating fertility rate. So ano bang mga saan tayong mga bansa pwedeng maihalin tulad when it comes to sa fertility rate yung dami o bilang ng mga pinapanganak? Demographically, pwede na tayong kumpara po sa sa Thailand. Wow. Actually, ang Thailand ang pinaka-close na comparison natin. And pero ang tagal na panahon na medyo delayed na tayo kasi ang Thailand actually at Pilipinas noong 1970s halos parehas lang po 'yan ang populasyon. Okay. Nauna lang ang Thailand na nag-implement vigorously ng kanilang family planning program. Kaya naman as early as 1980s, 1990s talagang maganda na yung kanilang ekonomiya, lalo na yung mga per capita economic indicators nila. Okay. So naging mas progresibo. At tayo mahabol pa lang. Sila ngayon 1.5 na. Ganun. Opo, medyo okay. Kumbaga nagsabay tayo. Mm-hmm. Pero dahil sa yung pag-implement natin ng
Okay. Programa on Population and Management, medyo napag-iwanan tayo. Ah, sa mas okay. Bumulusok sila sa kanilang ekonomiya. At saka makita mo din naman yung estado ng Thailand ngayon, di ba? So, kumpara sa Pilipinas, economically and even in all aspects, makikita mo yung kanilang advancement. Director, bago kita bitawan, itong trend na ito, sa palagay mo, hanggang kailan magpapatuloy ito? Mga ilang taon pa ang bibilangin natin at ano yung mga nakikita ninyo na posibleng maging factor kung magpapatuloy ito? Actually, ang ito nga sabi nga natin, demographically, ito pwede yung magpatuloy ng mga around at least 2 decades na kung ganito po yung trend po natin. Pero kasi binabantayan din po natin kung ito nga ba ay yung natural trend, dahil yung datos po kasi ay nakuha natin during the pandemic eh. So medyo tignan natin if yung pandemya ba ay isang tinatag natin extraordinary circumstance, lalo na sa fertility behavior, o eto na talaga yung umiiral na ng mga ano. So but it's not, medyo matagal-tagal pa nating ano to, as long as nandiyan syempre challenge sa gobyerno na matulungan sustainably ang mga mag-asawa, na kung sila gusto nila magplano, nandiyan ang mga serbisyo, nandiyan ang tamang impormasyon. So yun lamang po ang ano. Tsaka syempre with this opportunity, dapat ang gobyerno rin matake advantage na itong opportunity na to, na maging mas quality yung formation ng ating human resource, at ma-employ po sila, kasi walang kakahilat nanto kung wala rin naman trabaho, kahit na dalawa lang yung anak mo, talaga mahirapan ka, so hindi rin edukado. So that means talagang we can have a better opportunity. So it remains opportunity until talagang ma-realize natin yung advantage niya. Okay. Marami pong salamat sa inyo, Executive Director Lolito Tacordon, ang Officer in Charge po ng PAPCOM. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din, Sir Drew, sa salamat pagkakataon. Po. Salamat. At more power po sa Commission on Population o PAPCOM. Maraming salamat, Executive Director Tacordon. Alright, meron na lamang tayong nalalabing 9 minuto bago sumapit ang ganap na alas sa 6 ng morning. Ratsada! Balita mula sa mga probinsya. Ronda, probinsya. Tayo natin ang Nueva Ecija. Magandang morning, Kuyang Rod Ison. Good morning, Drew. Sa Nueva Ecija, isang unting pasyalan ang inilatag, binuksan para sa isang payak at masayang pagsapit ng Pasko. Sabi nga, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaang may dampi ng kapirasong tuwa at ligaya. Dahil dito, isang munting pasyalan para sa mga ordinaryong mamamayan ang inihanda na mag-asawang Governor Aurelio Oy Umali at dating gubernadora at kongresista Cherry Umali sa mga Nobo Ecijanos. Ito'y sa Old Capitol Compound ng Lalawigan, na binalot ng munting saya na magbibigay ng payak at simpleng ngiti ng pag-asa sa mga Nobo Ecijanos ngayong holiday season. Ayon sa punong Lalawigan, ang diwa ng Kapaskuhan ay maaaring nasa mga simpleng bagay sa paligid na makapagdudulot ng saya at ngiti sa bawat isa. Sinabi niya na ang kislap ng ningning ng mga ilaw ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagmamahala ng bawat pamilyang Nobo Ecijanos. Kaya isang napakalaking Christmas tree sa gitna ng compound ang kanilang itinayo. Nag-aanyaya ang provincial government na pasyalan ang Old Capitol Compound para sa isang payak, ngunit masayang pagdatal ng Pasko 2022. Bukod dito, sinabi din ni Governor Umali na patuloy ang handog tulong ng provincial government sa mga mamamayan sa abot ng kanilang kakayahan para sa pagbangon mula sa hagupit ng kalamidad at pandemya. Rod Eason, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Salamat si Kuyang Rod Eason mula ho dyan sa Nueva Ecija. Umakyat naman ho tayo, Ilocos Norte, na ibagabigat manong Ronald Idol, Kapsat Domingo. Yes, na imbagnet nga bigat, Ading Drio. Parehong ginagawa ang lahat ni na Congressman Sandro Marcos sa unang distrito ng Ilocos Norte at si Governor Macho Marcos Manotong upang mapababa pa ang singil sa kuryente ng Ilocos Norte Electric Cooperative o INEC. Iniyag ngayon ni Congressman Sandro Marcos
na ipinarating sa kanya ni Governor Macho Marcos Manotok na nakahanap na siya ng isang bagay upang masolusyonan ang nasabing problema. Sinabi niya na nakita ni Governor Manotok ang ipiralo na kailangan maayos upang pakinabangan din ang mga wind mills at iba pang mga generation sources sa lalawigan. Iginit niya na mag-uusap muli sila ni Governor Manotok upang pag-usapan ito dahil nasa kay Governor Manotok ang master plan para sa ganap na pagresolba ng nasabing problema dito sa Ilocos Norte dahil pa rin sa mataas na singil ng kuryente. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Salamat si Manong Ronald Idol Domingo. Wala ko dyan sa Ilocos Norte. Last but not the least, tabulo natin ang isa pang pag-uulat mula naman ho sa lalawigan ng Bataan. Magandang morning, John Brincula. Kay gandang morning, ngayong araw, ang huling araw o matatapos na ang ginaganap na maagang pamasko diskwento karaban ng Department of Trade and Industry o DTA Bataan. Ito ay kasalukuyang isinasagawa sa Plaza Mayor sa lusod ng Balanga dito sa lalawigan na nagsimula kahapon. Ayon dito kay DTI Bataan ng Provincial Director Nelian Cabahog, ito ay nilahukan ng may 58 retailers, distributors at mga manufacturers mula sa Marikina, Manila, Pampanga, Nueva Ecija at Bataan. Ayon pa rin kay Cabahog, ito ay magkasamang programa ng lusod ng Balanga at ng DTI Bataan para makabili ang mga tagalusod at maging ang mga karatig buok ng mga murang bilihin na may dispensa pa habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Salamat, Jun Brincula, sa ating Ronda Provincia. Iabulo natin ang ilang pa ho mga paksa po ngayong araw na ito. Naku, ito, usapang pangkalusugan pa rin po mga katodos. Naaalarma na po ang DOH sa pagtaas nga po ng bilang ng mga obese o yung sobrang taba at overweight o sobra po ang timbang sa bansa. Una nang inihayag po ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute na dumami nga po ang overweight at obese sa bansa ho ngayong taon. At nagbabala rin po ang DOH sa publiko laban nga sa mga posible pong sakit na idulot ng labis po na katabaan o obesity at overweight o sobra ho ang timbang. At ayon po kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang labis po na katabaan ay pagsisimula po ng diabetes. Diabetes, sakit sa puso, stroke at iba pang hindi ho nakahawang sakit. Isa po sa mga itinuturong dahilan o tinurong dahilan ni Vergere ng pagtaas po ng obesity rate, ang kakulangan ng physical aktibidad, exercise, at syempre maraming online food order noong kasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Pamatala, isinilalim na po ng Office of the Ombudsman si National Irrigation Administration Administrator Benny Antiporda sa 6 preventive suspension order. Wala hong pay dahil po yan sa samot-sari pong mga reklamo ng ilan pong NIA employees laban ho sa kanya. 6 preventive suspension without pay. Pero handa na pong sagutin ni Antiporda ito nga pong mga akusasyon, mga reklamo laban sa kanya. O meron pang isang pag-uulat mula ho sa Central Luzon. Natin kung ano rarating tayong balita ni Johnny Gole. Magandang morning. Yes, kasama nga Drew, magandang umaga. Naglunsad nga ng cloud seeding itong National Irrigation Administration o NIA dito sa parte ng Pantabangan Dama sa Nueva Ecija. Ito yung iniulat naman ni Engineer Rosalinda Bote, ang manager nitong National Irrigation Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Bago ito isinagawa ayon dito kay Engineer Bote, ay kailangan muna itong tulong ng Philippine Air Force para maisagawa itong nasabing aktibidad sa pamagitan ng 90th Air Force Weather Group na nakahimpil na nga dito sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Bagamat sinabi ng opisyal na bahagya lamang na mababa itong level ng tubig sa dam na nasa 201.71 meters above sea level mula sa 219.46 meters na standard level nito, ay kailangan pa rin umano ng cloud seeding upang magkaroon ng reserve na tubig para magamit sa papalapit na planting season
bago magtapos nga itong taon na sa kapaghahanda na rin umano ng ahensya sa paparating na rin na dry season na sa susunod na taon na. Target kasi ng ahensya na mapatubigan na itong 109,642 48 hectares ng palaya na dito sa Central Luzon o particular sa lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga sa susunod na taon. Mula dito sa gitnang Luzon, dito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat, Simpilang Ito Dulacas, DWIT. Ratsada! 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 Salamat si Johnny Gole at tayo po ay pansamantala magpapaalam na. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa News Center. At sa lahat po ng mga bumate, nanood po sa IZTV Digital Free TV Channel 23. Ngayon po, ito po yung lingkod, Drew Nacino. Bukas magkasama-sama tayo, ganap na alas 5 hanggang alas 6 pa rin po ng umaga sa Ratsada sa umaga. Susunod na po ang palatuntunan ng Senyor Balita kasama si Senyor Ray Pacheco. At ilan days na lang bago sumapit ang Christmas? 39 days na lang, Pasko na! Ratsada! 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 Ratsada!